araw po. Magandang araw sa inyo lahat sa mga kasama natin ngayon. Marami na pong nakaranas ng kahirapan ngayon. May nagsusuri at nagsasabing mas mahirap daw ang buhay ngayon kaysa noong nakalipas. Binahat, binagyong Luzon. Samantalang merong manakanak ang kaguluhan at sa kanayunan. Meron din kakulangan ng pagkain sa iba't ibang bahagi ng bansa. Palapit na ang Kapaskuhan. Ano pong inyong reflections sa ating nagaganap ngayon? Alam niyo, ang karukaan yan ay tampagsaga. Parating problema yan eh. O, tanda ko nung buhay pang nanay ko, yung parating sinasabi, pag magtatapos ng tuwan, ano ba naman ating kinabukasan? Eh? Pahirap na ng pahirap ang buhay. Ako yung mahat, kailan ho ba umaluan? Kailan kumanta? Kailan kumanta? Natatawa siya. Siya nga naman nagkaanak eh. Kailan ho ba? We have the power of comparisons eh. Yan ang maganda sa tao. Nakakapaghambing tayo, nakakumpara tayo kanya. May kahirapan ngayon. At ito naman ay yung kahirapan ay talagang dikta ng ating kalagayan ngayon. Yung ang nasabi natin, hindi naman lahat ang kahirapan ay bunga ng kamalian ng tao. Meron talagang kahirapan na dikta ng kalikasan, wala tayong magagawa dyan. Kumisan, dikta na ng ating kapabayaan. So, the long and short of it ay naghihirap ang mga tao. Anong mga pagdiriwang natin ng Pasko? Alam niyo, ang Pasko, pagdiriwang natin ay siyempre hindi mawawala ang saya, ang awit ng mga Pilipino, lalo pat nasa sa panahon ng Pasko. Yan ay hindi natin maalis at ito ay nakatitik na sa ating kasaysayan. Sabi nga ng isang manunulat, isang historian, isang bagay hindi maalis sa puso ng Pilipino, ang awit. Kanya, kahit ano, aawit at aawit yan. Ang Pinoy, ganun. Aawit. Yan ay kanya. Itong pagdiriwang natin sa Pasko, magsisimula sa mga awit yan. Ngayon pa nga eh, marami nang nadidinig ka ng mga sa himpapawit. So yun, bakit kaya ganun? Bakit ang Pasko hindi atin eh? Bakit? Ang Pasko ay isang yugto ng istorya ng pagmamahal ng Diyos. Christmas is not our feast day. It's the feast day of God. Nung ang Diyos ay mapaibig sa tao, na minahal niya ang tao, ay dumating sa yugtong siya ay magiging tao. Ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos. Hindi basta mahal kita, hindi ako'y tutulad sa iyo. At yan ang pagdiriwang natin sa Pasko. Ang Diyos ay tumulad sa atin bilang sangsanggol. Dito natin pinupuri ang Diyos, dito natin pinasisihan ang Diyos, dito natin pinag-aan Diyos, dito natin inaawitan ng Diyos. We are so happy because God is our God, is our Father. Kanya hindi mawawala ang ligaya, ang tuwa sa pagdiriwang ng Pasko. Bakit? Sapagkat ito'y piyesta ng pagmamahal ng Diyos sa atin. So it's impossible, basta Kristiyano ka, it's impossible na hindi ka umawit sa Pasko. Sorry for exaggerating, but this is the truth of it. Tayo mga Kristiyano ay masaya sa Pasko sapagkat sa larawan ng isang batang tinawag na Jesus, sinabi natin, pinaniniwala natin na tayong lahat, walang eksepsyon, tayo pong lahat ay mahal ng Diyos. So ito ang ligaya ng Diyos na minahal niya tayo sa kanyang anak na si Jesus. Paano kang hindi matutuwa? Yan. Ngayon, hindi natin taliktan na may mga pangangailangan. Katulad halimbawa, yung mga nangyari, mga nasalanta, mga walang bahay hanggang ngayon, yan, naiiga naman. Salamat sa Diyos, dahan-dahang naiiga ang lupa, bahay, dahan-dahang lumilitaw, ang yung wika natin, kumakati. Lumilitaw ang lupa, yan, at biyaya yan. Pero, pag nawawala ang tubig, ang nakalulungkot, mga kapatid, ay nakikita natin yung pininsalang lupa at pininsalang mga bahay. Malaking kabawasan ito sa ligaya ng mga taong magpapasko. Ating alalahanin ito mga tao na ito. May bukas pa, uwi ka nga. May pag-asa. Lilitaw uli ang araw. Liligaya muli yung mga nalulungkot. Lalakas muli ang mga nahihinaan. Ito ang ating pananampalataya sapagkat ganyan ang pagkagawa ng Diyos ng sanlibutan. Araw-araw, pinalilitaw niya ang araw, ang liwanag.
So huwag kayong maawalan ng pag-asa. Pangatlo, tayo sabihin natin, yung mga nalulungkot sapagkat malayo sa mga mahal sa buhay, at ito na may hindi natin may pasang tabi, may iwasan, sapagkat maraming mga tahanan ngayon, pag Papasko, wala si tatay, wala si inay. Nasa saan? Nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Siyempre malungkot ang ganyang Pasko. Ilang Pilipino ang ganyan? If we go by statistics, nearly 10 million Filipinos are abroad right now. Lahat, pati yung permanent migrants at yung temporary migrants. Nakalungkot isipin, 10 million Filipinos are abroad. Which means, wala po tayong 100 million mga, mahigit po sa 10% ng Pilipino ay nakipagsapalaran sa ibang bansa. Yan po yung malungkot. Lalo pa't pag napuntang bansa yung alam nating katulogan na nabanggit sa araw na yung walang laya na magsaya, walang laya na pagdiwang ang kanapanapata. Walang laya makapanampalataya. Ayun nga, nako. Walang layang makapanampalataya. Medyo mabigat po yun. So sila lahat ating alaala ngayon. Pero, maniwala kayo sa ating parating pininiwalaan, parating sisikat muli ang araw. Hindi ito katapusan. Hindi po katapusan ito. Marahil tayo binibigyan ng Diyos ng leksyon na huwag masyadong pahihirapan ang Pinoy na sabing walang kwenta talaga ang buhay. Maraming kaya sabi niya, naninira. Pwede ba, Pilipino, isipin natin ang mabuti? Pwede ba isipin natin ay ang pag-asa? Pwede ba sabihin natin na hindi na lang lahat ay masama? Pwede ba pagsama-samahan ito? Makakatulong ito. Hindi na, marahil hindi sa istorya natin, pero sa ugali ng tao, sa pag-asa ng tao, sa pagsama-sama ng tao, malaking bagay po ito. Kaya ito, papasko natin sa ating kapwa-tao. Mabuti ang Diyos na nagmahal sa atin at tayo naman ay mayroong pag-asa. Ano pong inyong imumungkahi? Taglian lamang. Pero ano pong inyong imumungkahi para higit na maging makahulugan ang pagdiriwang ng Pasko? Kailangan ba ng spiritual preparation natin mga mananampalataya? Ito na nga, yung kailangan meron kayo ang pagdiriwang ng Pasko, siyempre, ayon sa diwa ng Pasko, sa makatuwid yung spiritual na paghahanda na ito nga, katulad na ulit natin kanina, na ito'y araw ng Diyos bago ito naging araw natin. So makatuwid, kung araw ng Diyos, ibabagay natin ating sarili sa ginagawa ng Diyos para sa atin, sa ating kapaligiran. Pinasisikat ang araw para sa akin, para tayo malandong, mainitan kahit tayo nasa landong. Yun. Kanya, ating pasalamatan Diyos, igalang natin yung binigay na niya. Tulungan natin ang ating kapwa. Magbigay tayo ng espasyo para sa Diyos sa ating buhay. Opo. Sa pagkakataong ito, hihingi po kami ng inyong mensahe at pagbabasbas para sa ating mga manunood at mga tagapakinig. Sa lahat na ating naranasan hanggang sa ngayon, kay bagyo, lindol, sunog, sakit at ano pa man na maaaring magiging dito, na nagkatotoo sa ating buhay itong nagdaang taon. Ang ating hasabi, mga kapatid, atin itong tanggapin at atin namang tulungan yung mga nakaranas ng pangangailangan. At sabihin natin ngayon na pasalamatan natin ang Diyos sa mga biyaya na sumati na sa loob ng mga ilang panahong ito. At sana naman ang pagkapalan ng may kapal na atin ang tinatanggap at ating pinasalamatan na siya natin siyang nabigay sa atin ng ating buhay, kalusugan, kasiyahan, pag-asa ngayon. Sana po ang bendisyong ito ay sumainyo lahat sa inyong pamilya, makarating pa sa lalong masagana sa pamamagitan ng Kristo na siya nating Panginoon. Amen.